child trafficking at sexual abuse. Sinabi ng General na sa Bible School ng Kingdom of Jesus Christ Compound ni Kibuloy na corner ng mga polis itong si Kibuloy. Tumaas ang kamay at hindi talaga sumuko. Sinabi ni Tore kung surrender man itong matatawag, formality lamang yon dahil nasukul siya at na-corner ng mga tropa ng pamahalaan habang nagtatago sa Bible School ng kanyang KOJC compound. Sabi ni Tore, whether he like it or not, gustuhin man niya o hindi, wala naman talagang magagawa dahil na-corner na siya at wala na itong option. Ang PNP nagpadala ng assault deadline alauna ng hapon ng Linggo pero pinalawig ng hanggang alas 3 ng hapon. Dinagdagan ng 2 oras at lumabas na si Kibuloy na sumusuko. Pero ang katotohanan na corner ito at inaresto. Pero sinabi ni General Tore, hindi raw nila sinalakay alauna ng hapon at pinalampas hanggang alas 3 ng hapon para hindi magambala ang nagaganap na bar exam sa malapit na lugar. Sabi ng kampo ni Kibuloy, alas 10 pa lang daw ng umaga ng Linggo nagpapadala na sila ng mga surrender fillers. Dahil nalaman nila na ang pinagtataguan ni Kibuloy ay natunto na ng mga pulis at napapaligiran na. Matapos masakote ng mga pulis, dinala si Kibuloy sa hangar na kung saan naroon ang eroplano na C-130 ng Philippine Air Force na katabi lamang ng lugar na pinangyarihan. Magit 1,000 police officer mula sa Special Action Force at Regional Mobile Force Battalion at SWAT team ang nakapaligid na sa compound ng sumuko si Kibuloy. Saka pa lang nakapasok ang legal team ng mga abogado ni Kibuloy at kinausap o nakipag-usap sa mga pulis at humiling na huwag agad kaladkarin ang kanilang idolo. Kahit na hindi nakuha ng mga pulis ang cooperation ng Davao City Office of Building Official, nakakuha pa rin ng critical information ang pulisya hinggil sa lokasyon ng pinagtataguan ni Kibuloy. Sinabi ni General Tore, 3 araw pa lamang alam na nila kung saan talaga ito nagtatago. It was just a matter of time. Samantala, sinabi ni PNP Chief General Francisco Marbil na naging mahirap ang operasyon dahil nililin lang ng mga KOJC at ng mga abogado nito ang progreso ng police operation. It is a game of deception. Sa 16 na araw, sila'y ilang beses nang niloko ng mga abogado sa pagkasabing susuko pero hindi pala. Pero tama ang intelligence na nakuha o mga impormasyong nakuha ng PNP. Inumpirma din ng PNP na meron silang tipsters mula sa loob ng compound ni Kibuloy. Kasama ng ilang mga babaeng nagahasa din ni Kibuloy sa KOJC. Kaya nagtagumpay ang kanilang operasyon. Ang puganting pastor ay nakakarap sa iba't ibang mga kaso gaya ng human trafficking, child abuse at sexual abuse sa Pilipinas at maging sa Estados Unidos. Si Kibuloy ay nasa talaan din ng wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Samantala, wala pa naman anong formal request mula sa Estados Unidos para sa extradition ni Apollo Kibuloy. Pero kahit na magkaroon ng extradition request, ang di umano ay sex abuser at human trafficker at leader ng Kingdom of Jesus Christ ay sasailalim muna sa mga trial sa bansa bago ang request ng sinumang bansa ay pagbigyan, sabi ni Pangulong Marcos kahapon. Sabi ni Marcos sa mga reporters, the extradition request is not yet there. Kinakailang harapin muna ni Kibuloy ang kanyang pananagutan, ang several criminal complaints na hinaharap niya sa Pilipinas.